Next question is from Goldwyn Reviews. Ooh, Goldwyn. Okay, for Enrique, sa mga karakter mo na ito, sino sa tingin mo ang may biggest bird at sino ang may pinakamaliit? Okay. Number one, from Alone Together, si Rafael Toledo. Big bird or pinakamaliit? Tapos number two, si Dexter Bonifacio ng Seven Sundays. Number three, si Sergio Martinez ng My X and Y's. And si Carlos Sandoval ng Dukot. So, Dukot? Sino doon ang may biggest bird? Para sa akin talaga si Lakas eh. Sa Bagani. Ah! So, yung may big bird. Siyempre, may minukawa siya, di ba? So, si Lakas. De, pero I think si Dukot has the biggest bird kasi he went through hell. Dun sa nung kinidnap siya, but you know, he still pushed through it and he fought every way. Pinakamaliit na bird dun sa role? Hindi ko alam, man. Sino ba? Siguro yung sa Seven Sundays na lang. Seven Sundays. Okay. For Enrique, Pepe, Nico, and Red, ano ang top three na big sa'yo? For example, the way of answering daw is, I have a big blank. Tapos tatlo. Except daw heart. May narinig na ako nag-heart. Ang bilis naman. Tanggalin na natin yung heart na yan. Kaya physical, pwedeng abstract. Kung gusto niyong kumita yung pelikula, physical. joke lang. I have a big left testicle. Joke lang. yung left lang. Kasi hindi talaga pantay. Hindi talaga pantay. And unfortunately, tatlo na siya. So, yun na yun. Pepe? Nawala si Pepe sa Zoom. Tumakas! Pepe, balik! Nakabalik na ako. Ito na. Okay, Nico. I have big ears. Huh? Totoo naman. Actually, totoo. Big ears. Big arms. Laking braso kaya na big bird. Ng Sesame Street. Ken? I have a big appetite. Big dreams. And a big imagination. Ako din pala, big imagination. At pala, tinanggal ko na yung mga yun. No? Alan Sancon is here sa Dolphy Theater. Alan, ikaw na yung magtanong ng questions mo. Kaya si Goldwyn Reviews? Nandito ba siya? Yeah, he's here. Goldwyn. Yeah. Papakabangsi si Goldwyn. Sino po si Goldwyn? The one sa may the one that aisle. Got away? Sa aisle. Yeah. Goldwyn, say hi to them. Hi, Goldwyn. Hi, Goldwyn. Goldwyn. Good question. Goldwyn, may tanong sila. Ikaw daw sumagot ng tanong mo. I have a big blank. Big ano. Top three. Big reviews. Big left and right testing. Yeah! Waltay! Pasok! Actually, bro, patingin mo yun. Bigyan ng ticket yan sa premiere night. Thank you, Goldwyn. Alan, go ahead. Na-pressure si Alan. Ikaw, Alan, you have a big? Big heart. Joke lang. Huwag na ako sila na. Congratulations, Tan. Natuwa talaga ako doon sa trailer. For sure, matutuwa rin yung mga mananood. Yung question ko for Enrique, talagang na-miss ka ng mga fans mo, di ba? Ayan, di ba? Ayan. Parang why you choose yung comeback movie mo is comedy and how, kumbaga, challenging. Kasi parang hindi naman namin matandaan na gumawa ka ng ganitong klaseng comedy before, di ba? How challenging yung role mo dito and why you choose to have yung comeback mo na comedy yung gagawin? Challenging kasi, well, dalawa din yung characters na pinoportray ko dito. Si Carpio at si Big Bird. Yun lang naman. Tapos siguro yung challenging part was I've been out for a couple years. Tapos coming back, yun lang yung challenging for me kasi syempre parang, di ba, pag dire-diretso, okay lang. So yun lang yung challenging part is getting back, getting the feel of it, and then, you know, portraying two characters. And sana lang nakakatawa, di ba? Inisip mo sana nakakatawa lang ng konti. So yun lang. Pero accepting the film, I've always wanted to do comedies kasi ako, big fan ako ng comedy. Kami ni Papa growing up, we always watch comedy. Yun ang distress ko eh, watching comedy films. So parang, hitong hilig ko, bakit di ako gumawa ng ganito? So, yun, ginawa namin. But do you understand that it's hard?
to do comedy. Oh yeah, harder. Sabi nga nila, mas mahirap magpatawa kaysa magpaiyak. Exactly. Diba? Oo. So, yeah. Yeah, it's hard, but it's also soft. The joke lang, the joke lang. It's hard lang. It's hard. Then. But yun, it made it easy because of the cast and the situation. Diba? So, yeah. Yun pa. Hard and also soft. Yung before my second question para kay naninibago kay Enrique talaga. Tanong ko lang kasi parang napansin ko sa trailer, merong parang comment si Liza doon na nakalagay "Hello Big Bird." 'Di ba? Parang nakita mo 'yun. Nakita niyo. Yeah, nakita galing ko. Galing mo sa naman. Pero, paano naging situation kung paano niya sinabi sa 'yun and ano yung sa text ba or napanood niya? Nakita eh, nasa trailer nakita sa harapan. Hindi napanood na ni Liza. Kasi nag-usap kami kasi I mean gumawa din ako ng promo for her movie Lisa Frankenstein, which sana guys mapanood yun din, yung Lisa Frankenstein. So, ako rin man sabi ko, ako rin, tulungan mo ako kahit isang ano lang, statement dun sa trailer. So, yun. So, yeah. Anong sagot mo, Hello yun. Big Bird? Anong sinagot mo that time? Hello Big Bird? Di ba yun yung sinabi niya? Yun sinabi niya. Ano? Hindi, yun ang sinabi. Hello, Big Bird. Sabi ko, okay yan. Pwede yan. Lagyan na natin yan sa trailer. Matatawa si MJ. Bahala kayo dyan. Yeah. Simple. Sabi ko, simple lang. Kahit one-liner lang. Okay, hello, Big Bird. Okay na yun. Ah, okay. Game. Thank you. Ang tinutumbo kasi ni Alan, kung sumagot ka ba daw doon sa Hello, Big Bird? Ah. Yeah. Yeah, hello din. Okay. Thank you. Yung second question ko for ano for yeah, yung blockbuster actor natin dito. Ah, si Pepe. Pepe. Yeah, Pepe. Hi. Yeah. Hello. Tanong ko lang, ikaw yung isa sa mga ano eh pinaka busiest actor this year and then, 'di ba? Of your generation now, sunod-sunod yung project na halos lahat ano kumbaga successful and blockbuster. Is there any chance na parang namimili ka na ba ng work mo? And kung may mga pagkakataon that you want to work with soon ng mga leading lady, halos mga magagandang leading lady din yung nakasama mo at naka-work mo, di ba? Sino yung pipiliin sakto lang mo? Yeah. Sakto lang. Yeah. Sino yung pipiliin ko? Oo, na leading lady. Susunod. Parang ang tinatanong niya, Pepe, who do you have in mind? Sino yung mga sunod nung gusto mo makatrabaho? Aha. Okay. Pero may iba pa siyang tanong eh. Sige, unahin ko na yung sino pang gusto ko makatrabaho. Dami. Yung ano, Curtis sisters, si Ann Curtis, si Jasmine Curtis, mga ganun lang. Mga ganun lang naman. hindi naman ako mapili sa makakatrabaho. Basta cowboy, yung walang arte. Willing makipag-collaborate. Tanong ni Enrique, si Liza ba daw ayaw makatrabaho? Pwede naman. Bakit nakatrabaho ko na si Liza actually, sila ni Ken sa Forevermore. Kung makatrabaho ko siya uli, di thank you Lord. Thank you, Lods. Ay, yung first lama part din ng tanong ni Alan kanina, na namimili ka na ba daw ng proyekto na gagawin ngayon? Hindi lang ako tumatanggap ng mga proyekto na magpapakita ako ng bayag. Pero bukod doon, di naman ako masyadong mapili. Kami lang yun, kami lang. That's so good. Alan? Okay, thank you, MJ. Thank you, Alan. We have a question here from Rhea Paulos from Hello Rhea for Enrique. It's truly remarkable to see the level of anticipation surrounding your return to the big screen. Now, how do you feel your acting style or approach in I'm Not Big Bird has evolved since your last major project? Atras tayo ng konti. Whoa. Ano yung last project mo, Ken? Last film. Make It With You. Last film? Alone Together. Alone Together. Okay, yeah, right. So thank you guys. Has the acting evolved to now? I guess so. I don't know how, but I guess so. Yeah, I think so naman. I think parang less is more minsan. Okay. I think. How, Direk Victor, paano mo inalalayan si Ken, especially in comedy? Kasi, and is this your first comedy project, Ken? Full blown, I think. Well, we did the reunion before na medyo may pagka-comedy. Pero not as full blown as this. And lead talaga ikaw, di ba? Yeah, tsaka sa lahat ng mga rom-com, may mga comedy instances lang. A little bit, di ba? A little bit. So,
Medyo. Okay, so Direct Victor, paano mo siya inalalayan? I remember sa first day, parang ano, parang ni-remind ko, "Uy, Ken, ano, ano yung feeling na bumalik ka sa sabi niya? Tek, naninibago ako. May ganun siyang, how do you call this feeling?" And then sabi ko, "No, let's just free flow lang na kung may maisip ka, gawin natin kung nakakatawa. Pas yung nag-jump ka sa table, yung mga ganun na thing." So parang, at the same time din, I think itong dalawa yung ano, eh, sila din ni Pepe, yung parang nag-ano ng mga gags at jokes sa kanya. So parang naalalayan din siya ng cast. I think you infect with each other's energy. So minsan on the spot or on the scene, gumagawa kayo ng ano, ng mga yes, actors. Yes. So they're brilliant comedians. Eh. So parang pag pinagsama, it just makes it easier na sa pag magagaling kasama, di ba? Red, paano nyo inalalayan si Ken? Hindi naman sobrang parang inalayan. Right. Magaling naman si Ken eh. Tawag doon, more of, I think yung pinaka kailangan gawin is to how to do blocking of each other or how to play off each other. Yun yung nangyari. And yun yung maangas din kasi parang never ako nagkaroon ng difficulty with working with these guys. Kasi do you agree that comedy is also needs choreography? Yes, di ba, no? Timing. Eh, Nico, ikaw. Ayun, importante yung pakiramdaman, lalo pag kaming apat, di ba? Tsaka, ang maganda kay Enrique, hindi siya conscious. Kasi kinis ko nga ito eh. Uy! Kasi pag komedyante, dapat kahit magmukha kang pangit sa sinat, okay lang, hindi, yeah. Di ba? Kasi ang goal mo, mapatawa sila eh. So, feeling ko, nagawa naman namin apat yun talaga. Ayun, yun yung ano ko na, parang, ay, hindi siya takot maging magbukang pangit o tanga. So, parang mas nakaka-add sa, no, sa hindi siya conscious doon sa mga nakakatawang parts, gano'n. Eh, doon sa mga daring na parts, hindi siya conscious? Hindi. Confident parang, siya. Parang mas hype pa siya doon eh. Doon sa mga day, parang doon pa siya excited. I feel alive! He felt alive. Okay. The storyline of I'm not Big Bird illustrates the daring exploration of narratives currently happening in Filipino cinema. Now, how does playing Luis differ from your past roles? And what aspects of the story inspire you to explore more similar projects in the future? Hirap nun, ah. Well, maybe I think insecurities of himself. Ganun. Okay. Parang, you know, what he's going through and, you know, just accepting who he it's is. It's more him, eh, no? Sarili niya, eh. Yeah. Dati yeah. Yung past projects mo, it's more outward with the relationship girl, with eh. Others and the problem, you know, the situation and everything. Ito, it's sa sarili mo lang talaga ma-discover yan eh. Right. So, yeah, I think that's the difference of it. It's more internal than anything else. Kahit nagkakagulo na sa paligid mo, but mas magulo talaga yung sa loob mo eh. So, parang, you might seem crazy all around, but talagang pinamagulo what's inside eh. So, right. I think that's the thing that, I think. For Black Sheep and Anima, parang, do you agree na talagang right now, the industry is parang really exploring different narratives na yung hindi nakatulad dati na may mga formula and go ahead. Yeah, I agree. Kasi I think being last MMFF, it's a testament to that question because napaka iba-iba yung pelikula, iba-iba yung timpla, but we saw the moviegoers going into the cinemas and not just watching one, but watching all the movies of the Metro Manila Film Festival. So that, as filmmakers, artists alike, writers, that gives us inspiration na lalong gumawa pa ng mga pelikula na gugustuhin panoorin nung mga manonood natin at yung susuportahan ng mga Pilipino. Okay. Yeah, I think with what Chari said, no, I think now more than ever, sobrang gandang gawin at perfect na maglabas ng mga ganitong pelikula. Not just with us, you know. Kasi diba, yung mga tao ngayon, nagbabago na rin talaga yung preferences nila. And it, ang bilis, kasi ang daming. So what we can do talaga is to offer them variety. And I'm just really grateful and sometimes I still can't believe it na ipapalabas namin to. So, totoo talaga. As in, that, kaya, you know, when we... Wala nang back out, ha? Yeah. Okay, ha? Tsaka pati sa media kon, sino ba mag-aakala na pinag-uusapan natin yung mga ganitong bagay, diba? So, naninibago po ako. Yeah. Binibilang ko nga ako ilang beses ka na papagran. But, of course, I'd like to thank our bosses, no? Kasi, right. Inalaw nila, eh. You know, when it was offered to us talaga, at pinag-uusapan namin, hindi sila din, wala rin silang hesitation. So, I'm really grateful for that. And, of course, the audience, na open sila
na manood ng ganito. Hindi tayo sure kung mauulit pa natin, kaya guys, panoorin nyo talaga kasi. Grabe naman. No, you, I think ano, yeah. I think the pandemic kasi nung na exposed tayo mga Pinoy sa foreign programs, you know, through streaming. Yeah. Parang na-raise yung standards natin na, ay gusto naman namin ng gantong klaseng mga kwento, yung mga out of the box, di ba, Ken? You agree? Sobrang kakaiba talaga yun na kwento. Kasi yung sinabi mo sa akin nung, ano eh, yung when you were doing the comeback in ABS, our last conversation. Yeah. Do something different. Yeah. Yes. Something out of the box na hindi typical na ginagawa po dito. Correct. Yeah.